Ria at Aide ang sexy-sexy ngayon pasabot sa Instagram. Pero dito sa episode na ito, we have Mr. Enzo Binada. Pinasakan ka natin. Ayan. And syempre, kasama nga natin sila dahil sila ang bibida ngayon sa trending show na ipaglaban mo. So, tatawin muna natin sila kung ano ba ang kanilang mga role sa episode nito. Of course, Ria at Heidi, ano ba ang gagampanan mo? Ako dito si Gladys na isang employee sa Catholic institution na nabuntis ng aking jowa na si Enzo Pineda. Okay, stop muna tayo dyan, siyempre, para may abangan ng ating mga pamilya. At siyempre, ang role okay, naman ni Mr. Enzo Pineda? Nabuntis ko siya. Pero chika na pala. Area na lahat na galing. Bukod dun sa nabuntis mo siya, ano pa? Boyfriend ako. Hindi. Boyfriend ka talaga bukod siya. Bukod sa boyfriend talaga niya ako. So. Plus, ano kami dito, mga teachers. Oh, okay. And syempre, ito ba yung first time nyo nagkatrabaho together? So, ano ba yung mga naging discoveries nyo sa isa't isa? Okay, first time namin magkatrabaho, pero magkakilala na kami. So, comfortable na kami. So, mas madali. Medyo mas naging mas madali. Kasi parang nagtulungan pa kami, hindi yung walang ilangan. Ganun, maganda. So, dahil nabuntis dito si Ria, may nakasama kami mga betsy dito. Wale. Wale? Sorry. So, paano? Magic na lang. Nagtinginan lang, ganun na. May nabuo na lang bigla. Oo. Technology. Ganun na ngayon eh. Oo, iba na yun. Technology. Iba na. Okay, so dahil nakilala na rin naman sila before at nabagsak yung phone ko, dahil nabigla. Pero syempre, bilang magkatrabaho, ano yung inasahan nyo o yung mga impression nyo sa isa't isa? Kasi magkaibigan lang naman, diba? So, ito yung first work na ganyan. I was very impressed with how hard Enzo works. Tsaka na-realize ko na pareho kami na very rational as people na napangungunahan ng isip namin yung emotions namin. So, yeah. Yun, na-realize ko with the same thing. Actually, yeah. No? Saka, for me, kay Ria, napakadali niya katrabaho. Kasi she's a very giving na actress na tutulungan ka niya para makarating ka sa objective mo sa eksena. Parang yung briefing mo nila yung isa-isa na magkakarapan sa briefing nila. Ngayon tayo na sa kanilang dalawa, planchado. And syempre, dito sa episode nito, ano ba yung mga naging challenges sa inyo bilang mga artista? Ito ba yung mga, may mga heavy scene ba talagang iyakan ng malalur? Mga ganun? Malalur! Siguro ang challenge is working with the Direct FM Reyes. Kasi napaka-husay po ng director namin. And as actors and as an actress, Kelia, isang milestone to para makatrabaho namin si Direct FM. So, yung buong taping namin, challenge talaga. Regardless of kung ano yung story namin. Kasi kung siya yung nagdedirect, pinapaganda niya parang 200 times yung story. That's, I think apart from Direct FM, na nakaka-overwhelm, si mga kasama kasi namin, sobrang veteran actors. Yes. Yung parang, nanay ko Irma Adlawan, tatay ko Julio Diaz, attorney ko Ana Abanza. Tapos parang, think am I worthy? Ganon. Yun. Oo. Ayan. So bilang din yung mga nabanggit niyo mga nakasama niyo, yung director niyo, ano yung naging preparation niyo para naman sa episode na ito? Yung mga paghahanda niyo, syempre bilang alam naman natin na always trending ang ipaglaban mo. So dapat walang workshop kasi medyo abrupt yung pagkagagawa ng paglaban mo. Pero yun nga, ikaw naman. Pero before po kami mag kinusap po kami ni Direct FM. So we had like a 20-minute talk kung ano man yung expectations niya, kung ano man yung expectations sa amin. Para in-line kami lahat. Tsaka ano pa lang, yung bago pa kami mag-shoot, kinuwento niya na sa amin yung journey nung bawat character. Hindi lang na yung sa amin eh, pati yung mga sa nanay ko, sa tatay ko. Very, yeah, sobrang laking tulong nung talk na yon. Na parang it set the tone for the rest of the taping. Saka usually, yun yung mga bagay na nakakalimutan namin. And sobrang thankful kami kay Drek FM na pinapaalala niyo yung mga maliit na detalye para magampanan namin ng tama yung role. Para kami nag-workshop habang nagtataping. Sarap. Ang sarap sa pakiramdam. Ayan. At syempre, as we all know, ito yung comeback ni ano ni Madam Ria Ataide mula sa Dear Heart. Oh. Diba? Sabi talaga ng cover sa akin, parang mga 52,000 talaga yung audience natin dito ay sa mga kikip. And syempre, si Enzo
fresh na fresh mula sa Pusong Ligaw. Ayan. So, makakada ending talaga, may palakpak din na napagod si Kim. And syempre, ito kailangan na lang tawa. One word na talaga. So, give us nung mga one word to describe ang iyong mga ang iyong kapartner dito sa show na ito. One word lang dapat ha, and why. Oh, beauty ko ako. Yung why talaga? Oo. siguro si Ria, one word. Boom. Oh, pwede. Bakit boom? Boom kasi the Bruce. First time ko siya makatrabaho, matagal na siyang kaibigan. Pero nagulat ako, napakahusay niya ngayon. Oo, oh, una ba? Pero hard pa lang, abangan namin. Bata pa lang kami, Diyos ko. So yung bata pa lang, ay syempre naman. Last year lang. Si Ria, okay, ano naman ang one word na pwede mong to describe Enzo Pina? Surprising. Oo. Parang regalo. Hindi, kasi yun nga, magkakilala na kami. Pero ngayon ko lang talaga nakilala yung Enzo sa trabaho. And I was not disappointed. Alam mo yun, yung mas naiintindihan ko siya. And parang napadali yung work, gano'n. So, surprising. And tsaka na-realize ko, we have a lot more in common than I thought we did. Oo. Kaysa sa ibang mga katrabaho. Kasi same background, halos, gano'n. So yeah, surprise. Surprise! And syempre, para naman sa ating mga kapamilya sa online world, ano ba yung mga lessons na pwede nilang matutunan sa episode na ito para mas abangan nila ang ipaglaban mo episode? Okay, yung episode kasi namin, pinaglalaban talaga yung women's rights. Kasi tungkol nga sa disgrasyada. So, maganda siyang panoorin kasi may matututunan kayo regarding how you should fight for yourself na kahit na inaapi-api ka na ng mundo, huwag kang magpapata. Kasi may karapatan ka at ipaglalaban mo dahil. Yeah, si Enzo, meron naman gusto sabihin si Enzo? Para gusto sabihin ni Rio, huwag lang ako, ikaw rin naman. Siguro ang lesson na mag-pick up sa story is kung paano kayo, paano mo paninindigan yung mga responsibilidad mo sa buhay. Kumbaga, yung nangyari sa amin ni Ria, kadalasan nangyayari yan, pero kailangan panindigan mo kasi... Oo, ganun eh. Ganun na yun. Yeah.